Magsitay na po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsingawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga lamin, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsingawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita nung ito'y ipangaral ng magkapatid na San Cirilo at San Metodio. Ang aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayan ng nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maaasahang paninindigan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya, si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 paris sa bawat hayop na malinis at 1 paris naman sa di malinis. 7 paris din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng hayop at ibon ay maligtas. Sa gayoy, daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko
ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat inutos ng Panginoon. Pagkaraan ng 1 linggo, bumaha nga sa daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Purihin ang Panginoon, ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang Poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang Poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas, kaya mga nasa templo'y sumigaw, nagagalak. Panginoo'y papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sakin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo. Ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi yon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po. Tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po. Tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan? Wika niya.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, marahil ay hindi naman nawawaglit sa atin ang araw na ito, February 14, Valentine's Day. Araw ng mga puso, araw ng pag-ibig. Kaya maraming nagmamahal. Mahal ang rosas, ang tsokolate, mahal ang mga kainan sa labas. Talagang nagmahal dahil araw daw ng pag-ibig ngayon. Pero huwag natin kalilimutan sa pagsisimba natin ngayon, merong isang magandang kapistahan din na bihirang-bihira rin ito, na sabay na ipinagdiriwang ang kapistahan ng dalawang santo. Hindi sila mag-asawa, hindi sila magkaibigan lang, sila ay magkapatid. Si San Cirilo, San Metodio, dalawang santo, magkapatid. Kaya ang araw na ito ng pag-ibig ay hindi lamang sa mag-asawa, mag-girlfriend, boyfriend. Ito ay pagdiriwang natin sa biyaya ng pag-ibig. Pag-ibig sa iba't ibang mukha, pag-ibig sa iba't ibang paraan. Ngayon po makikita natin sa Turkey, sa Syria, kahit sabihin natin na maraming gumuho, kahit sabihin natin na maraming umiiyak doon, maraming nahihirapan, maraming masakit ang katawan, pero ngayon makikita din natin punong-puno ng pag-ibig ang lugar na iyon. Sapagkat napakaraming mga rescuers, volunteers, mula sa iba't ibang mundo ang nagpunta doon, kasama na ang mga kababayan nating Pilipino. Na kahit tayo sa kaliitan ng ating bansa, sa kakulangan din na meron ng ating bansa, hindi tayo nakalimot sa ating kakayahan. Alam nyo, napakaganda nitong pagnilaya natin sa Ebanghelyo ngayon. Ano ang sabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo? Dahil nung sinabi niyang mag-ingat kayo sa labadura ng mga Pariseo at Herodes, ang nasa isip ng mga alagad, kasi wala tayong tinapay. Ano ang sabi ni Kristo? Hanggang ngayon ba, binabase pa rin natin ang kahalagahan ng buhay natin? Ang kakayahan ng buhay natin sa kung ilan, ano lang ang meron tayo, maling-mali. Anong sabi ni Kristo? Mula sa iilang tinapay, 5,000 ang napakain. Mula sa iilang tinapay, 40,000 ang napakain. Mula sa maliit na bagay, kung gugustuhin mo, kung lagi mong hahangarin, magagawa mo rin. Dahil sa huli, pag humarap tayo sa Diyos, hahatulan tayo ng Diyos. Hindi kung sino ang nagbigay ng malaki o gumawa ng marami, kundi kung sino ang nagsikap, at least nagtry gumawa ng mabuti. Hindi paramihan, hindi palakihan. Alam nyo, kahapon, tayo po ay noong isang araw, Linggo, nagbigay po tayo ng tulong sa mga kababayan nating Aita sa Zambales. 1,000 ang dinala ho nating grocery bags sa 1,000 pamilya ng mga Aita at ibang katutubo. At yan ay galing hindi lang sa iisang tao. Yun po ay nirepack ng ating mga volunteers dito. Kaya makikita nyo, iba-ibang klaseng dilata, noodles, ibang klaseng bigas. Sapagkat hindi naman namin sasabihin na 2 sako lang ang binigay mo, hindi pwede. Walang maliit, walang kaunti sa paggawa ng mabuti. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa ating unang pagbasa, siguro sabihin nyo, Valentine's Day na Valentine's Day, Father. Ang narinig namin ay yung parusa ng Diyos sa bayan ni Noe. 40 araw gabi bumaha dahil pinarusahan. Valentine's pa naman,
araw ng pag-ibig, huwag natin tignan doon sa kung anong parusa ang ginawa. Pero huwag natin kalilimutan, niligtas ng Diyos si Noe, niligtas ng Diyos ang kanyang mga nilikha. Mga kapatid, araw-araw, mabuhay tayo hindi sa nagbibilang, naghahanap ng wala sa atin, ng kulang sa atin. Araw-araw, mabuhay tayo nang tinitignan pa rin natin kung ano ang kabutihang mayroon tayo. Kung ano ang biyayang nasa atin pa. Ito'y matandang kasabihan, pero laging may katotohanan. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, napakarami mong dahilan. Araw-araw, mabuhay ka nang gumagawa ng paraan sa ngalan ng pag-ibig at kabutihan. Amen. Magsitoy na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban na tayo'y Kanyang pagbibigyan. Ang ating pong itutugon, Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat ng mga volunteers, rescuers na nagbibigay ng kanilang oras at lakas sa Turkey, sa Syria, at sa iba't ibang lugar ng mga biktima ng mga kalamidad at trahedya sa mundo. Gayon din ipagdasal natin ang pangangailangan, ang kabutihan ng mga kapatid natin, kamag-anak natin, na nanghihingin ng tulong, na nangangailangan ng ating tulong. Ama naming maawain, palalimin mo pa ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at talaga.
Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay naming nasa dambana. Ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay ginugunita upang ang paghahain ito na sa kanila'y nagpadakila ay magdulot sa amin ng patawad mong sagana sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Cirilo at San Metodio ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig
kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga yumaon nating kamag-anak, mga mahal sa buhay, at ang mga namatay sa lindol sa Turkey at Syria. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Cirilo at San Methodio, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, huwag kang matakot at madamot na magmahal muli at mahalin muli. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, sinagalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalabas sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Masdanin niyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong pag-ibig. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Pinalalahan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwiskan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar o pinaupuan. Pagkatapos ng pagwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ng grupo ng iyong inupuan bago pa kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita, sina San Cirilo at San Metodio, ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasakip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, muli po tayo ay nagpapasalamat sa inyong mga walang sawang pagbibigay na tulong donasyon, kagaya po ng ginawa natin noong isang araw sa Sambales sa 1,000 mga katutubong Aita, tayo ay nakapagbigay kasama kayo lagi doon, gaano mang kalaki, kaliit, karami o kaunti ang inyong naibibigay na tulong, ito po ay mahalaga sapagkat ito ay ambag sa isang napakadakilang gawain. Ang lagyan natin ng misyon ang ating debosyon sa Poong Nazareno. Imbis na tayo po ay mainggit, imbis na tayo po ay mag-isip ng hindi maganda dahil tayo ay may maliit lamang na tila na ibibigay, huwag niyo pong mamaliitin ang inyong kabutihang nagagawa sa kabila ng inyong sariling pangangailangan at kakulangan. Alam ng Diyos kung paano niyo pa rin sinisikap gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
mo, ilulwalhati ka na.